At dahil 2024 na at tapos na ang bakasyon, gagawin naman natin ngayon yung ating mga na-pending na projects. At umpisahan ulit natin sa paggawa nitong leaf art. At dahil nga pa pala ulit na lang ka itong aking gamit. At sa lahat po ng artworks na aking ginagawa, ay bago tayo mag-umpisa, nilalagyan ko muna po nitong sketch. At since nakaredy na rin po lahat ng ating mga gamit, ay dito nga po ay umpisa na natin pag-uukit dito sa dahon para mapalabas natin yung image na kailangan natin gawin based dun sa reference na binigay sa atin ng ating client. At ito po pala ay project na dapat ay December ko pa nagawa. Kaya nga lang po, sobrang loaded talaga at hectic na schedule natin ng buwan ng December ay kinausap po ang client at pumayag naman siya na January na natin gagawin. Kaya po para sa unang buwan ng taong 2024 ay ito po ang ating kauna-unahang project pagdating sa paggawa ng artworks. Kaya nga po sa aking pag-uwi galing sa bakasyon ay self phone repair agad yung una nating natanggap na project. Opo, sa mga hindi po nakakalam, ako po ay nagre-repair din po ng mga gadgets. Siningit pa talaga ay. Pero pagdating po sa artwork projects ay ito talaga ang kauna-unahan ngayong taon. Kaya po sa mga interested dyan na magpagawa po ng mga artwork, CPM nyo lang po ako dito sa aking page at gawin nyo po akong busy sa buong taon. Itong nakaraan nga po ng buwan na December ay grabe din po yung ating pagka-busy at halos hindi lang po natin na-accommodate ang lahat ng mga nag-inquire. At yun ay maaring siguro nga pwede nilang pang Christmas gift sa kanilang mga kakilala o kaibigan. Kaya lang po hindi na po talaga natin kinaya. Kaya po may mga talaga muna tinanggap nung buwan na yun at yung iba po ay nagpa-cancel na at yung iba naman po ay nagpatuloy pa rin na kahit nitong January na ang kaya, buwan. Maraming salamat po sa ganung bagay. Ay malaking suporta na po ang yung ibinibigay sa akin. Looking forward po na for this 2024 ay mas marami pang projects yung ating malapasan pa natin yung mga arts and craft na ating ginawa noong taong 2023 at more challenge to come pa at marami pa tayong mga achievements na marating. Naniniwala pa rin po ako na kung paano yung blessings noong 2023 ay mas mahigit pa yung blessings ngayong 2024 dahil naniniwala ako na kayo na nandyan palagi na handang sumuporta sa ating munting kakayanan para sa unang leaf art ngayong taon. So ayun na nga po mga idol, we are done with the first one at isunod naman na agad natin itong pangalawa. So same client lang po yan, pero dalawa yung kanyang pinagawa. Yung para naman sa pangalawang leaf art na ating natapos ngayon ay ito na po. At titingnan natin siya dito sa ulap ulit. And look, ito na po yung mga natanggal natin na mga excess na dahon para mapalabas natin yung mismong image dun sa leaf art natin ginawa. Siyempre gamit pa rin ito pero ngayon ay siguro last na itong pattern. Provide na tayo ng panibago. At ito naman po mga idol ay last December ko pa po ito ginawa ng mga leaf art. Ito po yung mga nanalo. Three leaf artwork portraits at ito po yun sila. Bale, 8 po yun pero tatlo lang po yung nag-response doon sa ating hihingi picture para maging reference dito sa kanilang artwork sana. Pero na-expect po siguro ng iba na tayo maghanap ulit. Nga lang po, hindi na po talaga natin yung magawa that time dahil sobrang busy na po talaga at nag-prepare na rin ako na aking mga gamit na dadalhin. Pero ganun pa man, congratulations po dito sa tatlo kahit ngayon ko lang po na-post itong video na ito. We'll be right back.
So ayun po mga idol, tapos na yung ating ginagawang leaf art at ibabalik muna natin tong ating knife dito sa kanyang lagayan. Tapos mga idol, yung ginamit ko palang dahon ngayon, yung dati ko pa mga dahon na inipit ko na dun sa book o prines ko na, kaya lang nabasa kasi siya. Ayun, ito na po yung mga natanggal na nabasa siya ng ano, nagkaroon ng mga puti-puti. Tapos tayo mo pag ginanyan siya, sobrang ano niya talaga, ayan, sobrang bilis niya mapowder. Hindi tulad dun sa iba na na-press siya, natuyo siya nang hindi siya nabasa. Kahit ganunin mo, hindi siya ganito talaga kalambot. O magpa-powder siya pero hindi ganyan kalambot. Pero kahit papaano po ay itawid rin natin. At ito na nga po yung ating mga nagawa. Handle with ano po talaga to, so much care. Ganun, sana all my care. Yan, at yung iba po natanggal, ayan po. Nilagyan ko na lang siya ng pandikit para maremedyohan. Ayan, tatlo po sila at titingnan po natin ito dito sa ulap. Let's go! At dahil nga po nabasa itong dahon na ito, tapos naging malambot siya, ginawa ko na lang po na nilagyan ko siya ng clear gloss o spray dun sa harap at likod para added protection din at hindi agad siya masira. One reason rin po kaya natin nilalagay sa frame para po talaga tumagal yung buhay nito ating ginagawang artworks. At hanggang dito lamang po at maraming salamat sa inyong panonood.